a nuestro judío. Hermano, junto con el Señor. Más antigua y empieza con la vecina y dita. Antes de que se amanan. Antes de que se amanan. ¿Qué tal esa palabra? ¿Más en el mal? ¿Qué tal esa palabra? ¿Qué tal esa Pinabati ko rin po ang mga kasama natin na nasa upper box. Hello po sa inyo dyan. Okay lang kayo dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo na pag-inyo sa inyong team natin. Ito po ang team natin ng GT Kapasit. Maraming salamat po. Hindi na ako makapagsalita. Ang bilis po ng panahon, ano? Parang nung kailan lang. Lalakad-lakad na po kami dito ni Ikaw Roman. Noon na po ako maglakad dito, hindi pa ako sigurado kung tatakbo ko para ngayon. Alam niyo po ba na nag-desisyon ako na tumakbo para mayroon? Dalawang araw lang po bago mag-deadline. 2 days before deadline lang po, Merkulis po yung deadline, Lunes lang po ako nag-desisyon. Una ko pong sinabihan na tatakbo ko, wala na pong iba kundi ang aking nanay. Kinalami naman po ang aking nanay. Yes! Sino po? Pari Reyes! Tama po kayo, si Romy Rodriguez. Pari! Joke lang, at huwag ka magalit, natin joke lang. Pari Reyes! Pangalawa ko pong sinabihan na tatakbo ko, wala na pong iba kundi ang aking tatay. Sino po? Tama po kayo, si Bossing. Si Bossing Yoyong Martires. Ay! Maro pa nga. Nalito lang, nagkapalit na. Desisyon akong tumakbo nung una po. Ayaw nila nga akong tumakbo. Medyo may pangamba sila. Natakot sila para sa akin. Muna akong sinabi sa kanila na tatakbo. Alam nyo naman yung sitwasyon natin dito sa Pasig. Di na mga Pasigin nyo rin, pati yung mga kapatid ko. Alam nila yung mga nangyari noong 2004, alam nila yung mga nangyari noong 2007. Kaya isipin niyo po, kayo po ay nasa lugar nila, siguro kakabahan din kayo para sa anak ninyo. Pero nung naipaliwanag ko sa kanila kung bakit ko gustong tumakbo, medyo nabago po yung isip nila. Kinuwento ko po sa kanila lahat-lahat. Yung mga kinuwento ko po sa kanila noon, hindi ko na naikikwento sa inyo ngayon, ano kasi masyado po mahaba kung itidetali ko po lahat. Pero pinaliwanag ko po sa kanila, ito yung mga dahilan kung bakit ko gusto tumakbo. Kung bakit sa tingin ko, kailangan may lumaban dito sa lungsod ng Pasig para alkalde. At pinaliwanag ko rin po sa kanila na yung laban natin para mayor, hindi po laban para sa isang posisyon, kundi para sa isang misyon. At yung misyon po na ito ay magdala ng tunay na pagbabago sa ating lungsod. Pero maaari pong magkaroon ng pagbabago na mababaw lang. Maaari pong pinalitan mo nga yung pangalan o yung mukha kung nakaupo. Pero yung sistema, ganun pa rin pala. Posible po yun. Pero ayaw po natin yun. Kasi lumaban tayo ng 2019, sinigaw natin, iba naman. Lumaban tayo para sa pagbabago. Hinayaan natin ang buhay natin mismo. Kung mababaw, na, mababaw lang ang pagbabago, ipapakilala natin para saan pa tayo lumaban. Lumaban na lang po tayo, lubos-lubosin na natin, gawin na natin tunay, gawin na natin malagin, gawin na natin pangmamagalang yung pagbabago na ginagawa natin sa ating mundo. At pag sinabi ko po pagbabago na pangmamagalang, ang ibig ko po sabihin ay hindi po dapat nakasentro ito kay Vito. Opo, ako po yung nagiging mukha, ako po yung leader, ako po yung mayor sa ngayon, pero hindi po dapat nakasentro. Kaya kung mapapansin po nito ang pangalan ng team natin, hindi po team Vito. Pagbabago po ng pangmamagalan, pagbabago ng sistema ang gusto natin pala. At 2019, July, nabigyan tayo ng pagkakataon ng maglingkod bilang mayor. Pero alam natin, ano, hindi madali. Para makarating po sa puntong yun. Nabanggit kanina ni Ikaw Roman nung unang araw ng kampanyahan noong 2019, March 2019. Ang una po namin pinuntahan ang nagpayo po. Totoo po yan.
At talagang sinalubungin naman po kami na talagang grabe po, napakainit ng pagtanggap po ninyo sa amin noong 2019 pa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Grabe po talaga. Unang hapon po, noong campaign period noong 2019, nag-motorcade po kami sa Kenetro. Diba pag nag-motorcade, siyempre, nakawayan mo yung mga nadadaanan. Pero yung motorcade po namin sa Kenetro, ganyan po yung motorcade namin. Alam niyo po kung bakit, kasi bako-bakubuhin mo. Kalahati lang po, diba? At tagal po, dekada po nakatiwangwang, Kenet. Alam po ninyo yan. Yung kalahati, maayos-ayos. Yung kalahati, yung wala! Dekada, yung ginawa yan. Kaya nagmamotorcade kami pa ganun-ganun. Ganun din po lang. Sa mga nagmamotor, napakadeligado talaga ng mga panulang. Ano pag-uulan? Nakasira po siya. Hindi pa maayos yung drainage. Kaya, sabi namin ni Bong Roman, nag-usap po kami, pagkatapos ng motorcade na yung mismo, nagtapos kami doon na marapit na po sa AC6. Nag-usap po kami ni Bong Roman, pagkatapos ng motorcade at ng rally po namin na dito sa Netayo, sabi namin, nabigyan kami ng pagkakataon, ang isa sa unang proyekto namin pang infrastruktura, aayusin namin ang Kenet Road. Yeah! At sa tulong ni Bong Roman, sa pangunan ng ating napakasipag na congressman, sa lagitnaan ng pandemya, napagawa po natin ang Kenet Road. 8 months pa po, natapos po ang kilometro. Kaya papasalamat tayo, siyempre, sa dipitigit sa higit sa lahat kay Bong Roman. Kasi yan po ang isa sa mga problema po no, dito sa Netayo. Bawat po, may sarili-sarili. Hindi lang yung daan, ano? Of course, dapat maayos ang daan. Pero, ang isa pang problema dyan, yung drainage. Kasi yung nangyayari pala nun, bawat huwa, papagawa naman yung drainage. Nakakuha naman talaga yung mga drainage ng bawat huwa. Pero, ang problema, kung ikot-ikot lang yung tubig sa ilalim, at hindi pala konektado, walang outfall yung drainage. Kaya, nung nalaman ni Bong Roman yan, sinabi niya rin sa akin, usap kami, tignanin namin, ayun na. Ang pinaka-importante sa lahat, ayusin yung kalsada, ayusin yung drainage ng Kenet, para yung susunod na step naman po natin, yung mga drainage at mga kalsada rin ng iba't ibang lugar na sa nagpayong na kailangan ng ayusin ay magagawa na rin po natin. At ngayon, dahil tapos na yung Kenet, nasisimulan na rin po natin. Yes! Alam niyo po ba, dito lang sa nagpayong, huwag na tayo lumayo pa sa ibang barangay, sa ibang lugar. Dito sa nagpayong, nasa 14 roads ang kasalukuyan po natin pinapagawa at mga drainage po natin. Dito pa lang po yan sa nagpayong. Meron po kasi mga iba nagsasabi, naku, 3 years, si Mayor Bico, walang pinagawang infrastructure, sabi. Alam niyo, ang totoo po, hindi talaga natin naging priority ang infrastructure kasi priority natin ang paglilinis ng pamahalaan. Pero hindi natin priority ang infrastructure, pero dito pa lang sa Netayo, 14 roads na po ang pinapagawa natin. Ano pa kaya pagsasusunod ay maging priority na po natin o maging mas mapagtugunan na po natin ng pansin. Siguro yung mga gumagawa ng fake news, ano, mag-ingat po talaga tayo. No? Nasa Facebook, ang dali po gumawa ng kwento eh. Pero, hindi naman po ako nag-aalala. No? No, kasi muna, alam ko mga Pasigenyo matatalino po. Tama po ba? Yes! Sa dami ng Pasigenyo na nakausap ko, yun ang lupong Pasigenyo na po nakausap ko, alas lahat po talaga matatalino. Kaya yung mga gumagawa ng fake news again, mag-ingat lang tayo kasi minsan pati yung mga page, minsan, una magaganda yung sasabihin. Nag-cover kami, sasama sa amin, ipipicture kami sa page nila. Tapos pag dumami na yung viewers, biglang kahabit, biglang iba na yung sasabihin. Estilo po yan, yung mga iba bayat po kasi talaga. Kaya ingat lang po tayo, okay po ba? Ingat lang tayo sa mga Facebook, mga page, kaya mga social media nyo, talaga mga hirap po. Pero alam ko naman po, ano, na kung may naluloko man sila, konting-konti lang po. Kung may mga naluloko man sila, siguro yung mga tagalabas ng Pasig yung naluloko nila. Kasi tayo po, alam natin kung ano nangyayari dito sa lungsod ng Pasig. Alam natin ang nangyayari sa Pinagbuhatan, alam po natin ang nangyayari sa Nagpayo. Nakikita natin yung mga pinapagawa ng ating lungsod. At higit sa lahat, hindi lang tayo basta may pinapagawa. Nilinis natin ang pamahalaan, sinisiguro natin na tama yung mga project cost natin. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi pwede naman po, alam niyo yung mga po ako, pwede naman po, magpatuloy ko lang, no? Sige, gawa na tayo, gawa na tayo.
Yung mga lumang kalahat, dehan mo na, ganun naman talaga, tanggap naman yan ng marami. Pero hindi porkit natin akong ginagawa ay hinayaan natin. Hindi porkit lumang kalahat na natanggap ng marami ay pinayagan natin. Hindi po, nilabanan po natin yung mga lumang kalahat na alam natin humilaban. Pinutol natin yung mga kalahat ng korupsyon sa lungsod ng Pasig. Tumindig tayo kahit hindi po madaling tumindig. Ang hirap po ng pinagdala natin. Nabanggit po kanina ni Kongroman, nanalo po kami ng 2019. Siya po may trabaho sa bandasan. Pero hindi naman nawala si Kongroman, talagang kahit hindi niya trabaho, tumutulong po sa akin. Ano? Talagang napakabalik po at napakahusay ng ating congressman. Isa sa pinakamagaling na congressman sa buong Pilipinas, Romano Romulo Villa. Totoo po yung sinasabi niya kanina, pero ako, nalignaw ko lang po noon, pagpasok po sa City Hall, marami rin po akong naabutan ng matitino, mababait, at may integridad ng mga empleyado natin sa City Hall. Ano po yung mga basa kanila taga rito? Marami rin po yun. Ang problema noon, talisi na dun sa sistema, kasi yung mga boss nila, yun yung utos sa kanila. Yung lumang kalakaran na lahat ng proyekto, merong tongpats, merong SOP, merong kickback, hindi naman yan sikreto. Pwede nilang i-deny ngayon, pero open secret naman po lang sa pamahalaan. Magkaroon kayo ba sa kahit sino nagtatrabaho sa gobyerno, alam naman po nila yan. Nangyayari po talaga yung batungan sa presyo. Yung 8 million, gagawin 10 million, yung sobrang 2 million, nasa 20% yan, hati-hati na po sila. Yan po nangyayari. Kaya yung pinakamalaking source ng korupsyon. Pero muli po, totoo yung sinasabi ko naman, kasi nung po ako noong July 2019, malaking sindikatong grupo po talaga ang sumalubog sa akin. Hindi ko na po maikakwento ang lahat-lahat, pero grabe po talaga ang pinagdaanan natin sa loob ng munisipyo. Hindi po naging madali yung pagbabago. Isipin na lang po natin. Kung nasa 20% yung sinasabing tongpats, SOP, kickback sa bawat proyekto ng City Hall. Na, muli po, hindi nyo kailangan maniwala dahil sinasabi ko, pwede kayong magtanong sa iba. Open secret po yan. Kung 20% sa bawat proyekto ang kickback, isipin po natin, magkano yung total nun? Kasi, ang dumadaan na proyekto sa City Hall kada taon na pinapapublic bidding, infrastructure, sa mga goods, nasa 5 billion pesos per year. Ano po ang 20% ng 5 billion pesos? 1 billion pesos po kailan yun? 1 billion peso na pupunta sa kickbackan. Yan ang tinatawag nilang SOB. Nakakalungkot po. Minsan pag unang narinig natin ang usap unang beses, talagang ang hirap maniwala. Minsan hindi tayo makapaniwala. Ano? Ha? 1 billion piso? Totoo ba yan? Hindi naman siguro. 1 billion piso kada taon na bubulsa nila. Parang imposible. May narinig po ang ganyan. Minsan, pero pwede nyo po i-compute para sa mga sarili ninyo. Kung may nakausap kayong contractor, supplier, o nagtatrabaho sa gobyerno, alam naman po nyo ang kalakaran talaga noon. Minimum 20%. Yung 1 billion piso, minimum po yan na kickback sa 1 taon. Hati-hati na po sila dyan. Hindi ko alam paano hati-hati nila. Pero alam po natin, totoo yan. Ngayon, muli po, hindi po rin natin ang ginagawa. Doon ang kalakaran na natanggap ng marami ay pinayagan natin. Pagkos na labanan po natin. Ano po katibayan natin na nagtatagumpay tayo sa ating laban? Tingnan po ninyo yung mga project cost natin ngayon. Magkano yung mga proyekto natin? Pagpunta po rito, ginadaanan po ako isang project. Hindi ko lang matandaan yung eksaktong cost, mga 5 billion pesos po siguro yun. Kung titingnan po natin yung mga proyekto natin ngayon, ikumpara natin sa presyo ng mga proyekto noon, 2018, 2017, ngayon po, mas mura ng 20 to 30% ang lahat ng pinapagawa natin. Bumaba yung presyo. Bumaba yung project cost ng lahat ng proyekto pang infrastruktura natin by 20 to 30%. Hindi po coincidence yun. Hindi po nagkataon yun. Yan po yung dating napupunta sa kickback. Tinanggal natin yung kickback ngayon, yung mga kontratista, pwede mag-bid na mas mababa. Natitipid natin ang dating napupunta sa korupsyon. Ngayon po, maganda yung problema natin. Paano natin ito ngayon ibabalik sa taong bayan? Yung 1 billion pesos na titipin natin, dati na pupunta sa korupsyon, gagawa na tayo ngayon ng mga bagong programa. Hindi natin i-impact sa banko yan, ibabalik natin sa tao. Pera po natin. At masukulan na natin, hubungan na po yung mga pagbabagong pinakikilala natin sa ating lungsod.
Magbabanggit po ako ng isang konkretong halimbawa. March 2020, pinatawag po kami ni Presidente sa Malacanang. Lahat po kami mayor ng Metro Manila, nandun po sa Malacanang kasama ni Pangulo Duterte. Ang mainit na diskusyon nun, magsususpende ba ng classes o hindi sa K-12 po natin hanggang kuleyo. Alam naman po natin kung ano nangyari, naiintindihan din natin kung bakit naging ganun ang desisyon para sa kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan, pati na rin ng mga buong pamilya, na suspended ang face-to-face classes. Ngayon po, dahil suspended ang face-to-face classes, ang dami natin kinailangan gawin, ang daming bagong gastos. May mga request sa atin ng Department of Education. Unang-una na po dyan, yung learning devices o tablets ng mga mag-aaral. Pero, kahit magtanong po kayo sa ibang lugar, iinang lugar lang po ang nakagawa ng 1:1 na bawat estudyante hindi magagamit po. Alam niyo po kung magkano ang isang tablet? Nasaan yung mga bata ba dyan yung hawak ng tablet? Kadalasan po may mga hawak. Ayan, ayan, yung isa may hawak ng tablet. Ayan, ayan, isa. Wala naman po tablet na ganyan na 1,000 pesos lang. Kahit 5,000, brand new. Wala kayong mahanap na ganyang kalidad. Ito ha, wala sa programa, wala sa plano. Kasi biglaan lang naman po nasuspindi ang klase noong March 2020. 1.3 billion pesos ang binilang ng ating pamahalaan para dito. Masiguro lang natin na hindi titigil ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Ginawa po natin yun. Lahat ng ginagawa, iniisip natin sila. 1.3 billion pesos. Hindi po natin nagawa yan kung hindi po dahil maaga sa ating administrasyon ay naglinis na kayo ng pamahalaan. Ito naman po nila lahat, pero marami po sa kanya nagasanin po na pag may kontrata ang gobyerno, may inaabot sa kanilang ganun under the table, SOP, HIPA. Alam na natin ang ganun kasi tuwing may ganun, yung napupunta sa tao, napabawasan. Kahit sabihin mo 1% lang yan, para sa tao lang, huwag natin bawasan. Dapat buong-buong na nararamdaman ng Pasigueño 100% ng budget nila. Marami na po tayong napagtagubayan itong nakakaraang tatlong taon. Marami na po tayong napagtagubayan. Pero marami pa tayo magagawa pa. Pero kailangan ko po ng dulo. Ang ganda po ng sinabi ni Sir Godot kanina. Inambing niya po ang isang lokal na pamahalaan sa basketball team. Kupunan ng basketball. Kung may head coach, mayroon yung head coach, siyempre mayroon din assistant coach. Mahirap naman kung hindi pareho ng estratehiya ang head coach at assistant coach. Kailangan pareho sila mag-isip, kailangan pareho ng vision, kailangan pareho ng mission. Kaya sa ating Vice Mayor, huwag po tayo maghanap ng dilag. Nandito na po ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Pero hindi naman po pwede na assistant coach lang. Balik tayo sa halimbawa ng basketball game. Kailangan natin ng mga player. Ang pakiusap po sa inyo, huwag niyo naman po ang bigyan ng mga player na ipapaagaw yung bola sa kalaban. Itigil na natin yung mga lumang kalakaran. Once and for all, tulduan na po natin yun. Tapin na natin yung mabuting pangulubyerno. Kapareho natin mag-isip at naniniwala sa mga pagbabagong pinagkatupad natin sa ating lusyo. Marami pong nag-apply sa akin, pero wala na po ako sasabihin tungkol sa kanila. Ating number 18 sa balota. Huwag po kayong nalilito. Siya po yung anak ni Yoyong. Hindi po ako, ha? Nalilito pa rin po yung mga. Hindi naman siguro magagalit sa akin si Consel, ating Vice Mayor Yoyong. Marami natulong sa atin yan. Minsan, hindi natin alam. Siya pala yung ito ang mga koordinansa yun. Kagaya yung sa screening ngayon. Ginagawa po natin ngayon yung screening sa TV para sa mga tricycle driver. Siya po yung inakdahan o dinansa ngayon. Nasaan ba siya? Yung dito, doon tinuturo. Yung doon, dito ka ba? Ayan. Maraming ay tulong sa atin yan. Pero, di naman siguro siya magagalit kung sasabihin ko ang totoo na ang kanyang anak mas magaling pa po kaysa sa kanya. Hindi ko lang alam kung sino mas COVID. It's a tie, but it's a tie.
Nakatulong na rin ano, sa atin sa larangan ng edukasyon, lalo na hindi man kami magkapareho ng partido noong 2019, nung naupo po kaming dalawa, ako bilang mayor, siya bilang konsehala, nakuha niya po kaagad yung mga gusto natin patupad ng mga pagbabago. Kaya ngayon po kasama natin si Tita Paul, si Cory Raymundo. Number 7 naman po sa balotan, number 1 gagawad, number 1 kailanggahan. Kasampahan niya yan, kulungan niya. Matibay ang loob nito, ganyan po ang mga kailangan natin kasama sa konseho dahil hindi po biro yung laban natin para sa pagbabago. Siya po ay si King Bruce. Number 9 naman po sa balotan, una niyong nakilala bilang isang artista, pero ako po, nakilala ko na rin po siya bilang isang mamamayan na talagang matulungin sa kapwa. Panahon na hindi pa siya kandidato, hindi pa siya politiko. Panahon ng kundoy, tahimik lang pero talagang tumutulong. Kaya alam natin na mabait po talaga ito. Nagkarapat-dapat na maging konsehala, Angelo De Leon. Last but not the least, isang mahusay na engineero, tinulungan po ako sa Office of the Building Official, number 16 sa balota. Sorry, number 11 sa balota. 1-1, sabi mo eh. Sabi mo 1-1. 11 yun. Midali mo kasi number nila kanina. Number 1 sa ating mga balota. Kaya sigurado may tinta pa yung mga boyfriend ninyo. Engineer Buboy Agustin. Nabanggit ko na rin naman po kanina, pero banggitin ko lang po ulit ang isa sa sikreto rin sa success natin dito sa Lungsod ng Pasig, Congressman Roman Romulo. Muli po, marami na tayong napagtatumpayan itong nakaratatong taon, pero ang dito po niya, nag-uumpisa pa lang po tayo. Simula pa lang po ito, kailangan paitingin pa natin ng mga nasimulan na nating pagbabago. Magagawa ko po yan sa tulong ng buong giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po.